Isa ka bang aspiring vlogger? Curious ka ba kung paano mag-edit ang video gamit ang Kinemaster? Kung oo ang sagot mo, subscribe at watch na to this video. So welcome to RDM Designs. Panoorin natin ang video na ito. Open your Kinemaster app and select the ratio. If your video is for YouTube, choose the 16:9 ratio. And yung next nga natin is kung paano tayo mag-a-add ng intro sa ating video. So mahalaga na may intro yung mga video natin. Lalo na kung ito po ay ipopost natin sa ating mga YouTube channel. So ang kailangan po natin gawin ay i-click po natin yung media and then yung intro po natin supposedly ay naka-ready na. So ako in this example po sa video na ito, may naka-ready na po akong intro. So hanapin ko lang po siya and then ayan na po. So type natin. Para makapag-type tayo ng text. So, meron na tayong intro, diba? Ito yung intro natin. So, kapag play natin yan, ito yung intro natin. So, mahalaga kasi na yung mga video natin, meron tayong intro. Yung next naman natin is mag-a-add tayo ng background para makapag-add naman tayo ng title para nga dun sa gagawin natin video. So, i-click nyo yung media and then choose na kayo ng background na preferred nyo. And after that, i-click nyo tong layer. And then, i-click nyo yung text para makapag-add nga tayo ng pinakang title dun sa magiging video na gagawin natin. So, sample, how to edit videos in Kinemaster. So, ito yung i-add natin na title. And, i-click lang natin yung text layer natin para ma-edit natin yung text. Pwede natin ma-edit yung color by clicking the color, yung white na yan. Pag-click nyo yan, mapupunta kayo dun sa other colors para makapagpalit nga kayo ng colors. Ayan, so pili kayo ng color na gusto nyo para dun sa text na ginawa natin. And then pwede tayo magpalit ng font by clicking that capital A and small a. Mapupunta kayo dun sa font na yon. Aside from pag-change ng color at ng font, pwede din tayong maglagay dito ng, ng outline para mas makita yung text natin. So piliin natin yung black and then pwede natin dapat. And then, dito na nga tayo sa video. So, let's say meron tayong video. Paano natin i-edit or kung gusto natin i-cut yung ibang scene sa mga video natin, paano ba? So, i-click lang natin ulit yung media. And then, hanapin natin yung video natin na gusto natin i-add dito. For example, pili lang ako ng video. Ito. So, kapag malaki yung video clip natin dito sa Kinemaster, pwede natin siyang paliitin katulad nito. So, gawin natin siyang make 720 yung size niya. Antayin lang natin siya. So, automatic siya kay Kinemaster na papaliit niya yung size. Sasabihin naman niya kung malaki yung size. And then, so, ito na yung video natin. So, video to ng ulan. So, maikli lang to. So, kahit maikli lang yan, pwede pa natin, pwede natin pahabain yan or pwede tayong mag-insert it na something. So, ito muna yung basic na pinapakita ko sa inyo. So, kung gusto natin siyang i-edit, let's say dito sa part na to, i-click lang natin yung video natin. And then, kung makikita nyo, ito yung gunting. Pwede natin putulin yan. Left, undo, ganun siya putulin, ganun siya i-trim. And then, pwede tayong mag-trim sa right side. Mawawala yung nasa right side. So, undo natin ulit. Or, pwede tayong maghati. So, paano natin siya hatiin? I-split natin siya sa playhead. So, ayan. Kung makikita nyo, naging dalawang part na siya. And then, ito. Pwede nyo lagyan siya ng transition. Yung video nyong nauna. And then, bukod sa paglalagay ng transition. Master, pwede rin natin i-rotate yung video natin in case dun sa ibang part ng video natin ay may mga nakabaliktad ang pwesto. Naro-rotate po ang video natin kay Kinemaster like this one. So, i-click lang po natin yung rotate. So, ganyan po kay Kinemaster na makakapag-rotate at nakakapag-mirror. So, ano pa ba?
let's say, may volume yung video ninyo and ayaw nyo na marinig yan dito sa gagawin yung final na video niya, pwede nyo i-replace yan or i-remove. So, i-click natin tong sound na to, and then, pag-click natin yung another sound na yon sa volume. So, makikita nyo rito naka-X na yung volume. So, wala ng volume yung video natin. And, pwede mo nang palitan by clicking this voice. Pwede kang mag-voice over para dyan sa video mo na yan. So, ano pa ba? So, yun yung basic na pag-edit ng video natin, pag-trim. Yung next naman is, let's say, itong video mo na to, gusto mong ilagay sa, lagyan ng background. So, gagawin mo lang siyang second layer. So, paano ba siya gawin? So, i-click muna natin itong media ulit and lagay natin yung background na prefer natin. Pili tayo ng background. And then, from this, kung ito mismo yung gagamitin nating video, pwedeng i-click lang natin yung video na yan. Click natin yung 3 dots and then duplicate as layer. And then, i-drag natin yung layer na yan dito sa background na ginawa natin. And ito na siya. Kung directly naman, i-add natin yung video natin a second layer, yung kanina kasi nag-duplicate tayo. So, let's say, direct tayong mag-a-add, so, ng video. So, maglagay muna ulit tayo ng background. And then, hanapin natin yung video natin. Kapag direct tayong mag-a-add ng video, dito lang tayo sa layer. Kasi, i-a-add lang natin siya as layer. And then, click natin tong media. And then, yung kanina na pinaliit natin yung size, nandito na siya sa export. So, bakit siya wala? Nasaan yung copy niya? Supposedly, nasa export siya eh. So, dahil wala siya, punta na lang natin siya ulit dito sa camera. So, ito yung video na yun eh. Nasaan na ba yun? Ito siya. So, mag-use tayo ulit ng 720 na copy. Then, i-drag lang natin tong background natin para masakto dun sa video. So, ganyan mag-add ng video naman as layer dun sa ating pinakang main background. So, kung gusto nating liitan yan, pwede natin liitan. Pwede rin nating i-crop yan. Actually, try nating i-crop. Para ma-crop natin yung video natin, click lang natin yung crop. Then, i-drag natin siya dito. Kung gusto natin kasi na dalawa siyang magpe-play at the same time. So, nandyan siya, diba? So, para makapag-add tayo dun sa kabilang gilid, i-click natin ulit yung 3 dots. Then, i-click natin yung duplicate. Drag natin siya. Then, ayan. So, kapag play natin siya, dalawa na siya. So, ayan. Dalawa na yung video natin. So, ito po yung mga basic na tawag nito na pag-e-edit ng video sa Kinemaster. And kung tapos na kayong mag-edit, mahalaga din na mayroon kayong outro. So, yung pinakandulo ng video ninyo. So, ako may nakaready na rin ako. Kung wala pa kayo, gagawa ako ng separate video para doon, para mayroon kayong guide. So, asan na ba yung ano natin? Pang-outro natin. So, ito. Ito yung pang-end ko sa mga video ko. So, ganyan lang. And, ganito po mag-edit ng video sa Kinemaster. Ito po yung mga basic na pag-edit. Sorry, hindi ba ako nakapag... And, thank you for watching, guys. Kung may katanungan kayo, just comment down below.